Pinuntahan daw nila Kap yung abandonadong bahay. Bilhin mo na tong longganisa. Mura lang yan at pinapaubos ko na lamang. Kaya nagpatulong na ako sa kaibigan ko para maghanap ng isang totoong makakatulong sa atin sa pagsupil sa mga aswang. Ngayon ay pumasok na tayo sa loob at kailangan kong tanggalin ang marka ng aswang sa inyong tatlo. Isa siguro sa pinakamasarap na baon noong bata tayo, lalo na kapag papasok sa eskwelahan, ay ang longganisa. Masarap, manamis-namis at malinamnam. Ngunit ano nga ba ang sahog nitong paboritong pambaon ng mga batang Pilipino? Pakinggan natin ang kwento ni Lario taong 1976 sa isang bayan sa Cebu. Magandang umaga o gabi po sa inyo mga kalakbay. Isa po ako sa inyong silent listener na naging bahagi na ng paglalakbay ng inyong channel sa halos 2 taon na. Ako po si Hilario, pero mas sanay ako sa tawag na Lario. Ibabahagi ko lamang sana itong karanasan ko tungkol sa isang aswang na nagawang makihalubilo sa syudad at ang ilan ay pinagkakatiwalaan pa nga ng maraming nanay sa iba't ibang panig. Isa na dito ang aming barangay. Panahon ito nang nag-uumpisa pa lamang ang pasukan namin sa high school. Nasa 3 taon na ako sa mataas na paaralan. Ngunit sa kabila ng edad ko, dahil sa nag-iisang anak ako, eh tila ba batang paslit pa din ako kung itrato ng mga magulang ko. Bukod sa baong pera, ay pinapabaunan pa ako ng nanay Linda ko ng pagkain para sa recess namin at pananghalian. Wala pong palya ito. At kung minsang nahuhuli sa paghahanda ng baon ng nanay, eh ipinapakisuyo po ito sa pinsan kong si Romel na tricycle driver naman para maihatid sa paaralan ko. Lario, wala ka bang pasok ngayon anak? Ay tanghali na eh, hindi ka pa bumabangon. Mamaya eh, ipatawag na naman ako ng guru mo dahil sa palagi ka na lamang nahuhuli sa klase. Ganito ang palaging linya ng aking nanay Linda sa umaga. Ewan ko ba, simula ng pagtungtong ko sa unang taon sa pag-aaral ko sa high school, eh palagi akong tanghali na kung magising. Di hindi ko na nga maabutan yung flag ceremony sa aming paaralan. At kadalasang ako ang napag-iinitan ng guro namin. Magkagayon pa man, eh hindi naman ako papahuli pagdating sa academics. Hindi mapapahiya ang mga magulang ko pagdating sa aking grades. Gising na po ako, inay. Eh napuyat po kasi ako nung dahil sa binigay sa aming takdang aralin ng guro ko sa mathematics. Eh doon na lang po siguro ako mag-aalmusal sa kantin namin. Baka papagalitan pa ako ng advisor ko kapag na-late na naman ako ngayon. Kung minsan po, nakakahiyaman ay hindi na po talaga ako nakakaligo pa sa umaga. Konting wisik-wisik lamang sa mukha at pagsabon sa kilikili ay sapat na. Lalo pa kapag oras de peligro na at parang takoring sumisipol na ang boses ni nanay sa pagmamadali sa akin. Kalakbay, dito po ako natutong maging akyat bakod. Para kasi hindi ako mapagalitan ng guro, lalo na ng class advisor namin. Sa likod ako ng eskwelahan namin dumadaan. May isang parte ng bakod sa likod na sadyang nilagyan ng madadaanan ng mga estudyante. Hindi lamang ako nakikinabang dito, kundi ilang daang estudyante na. Ang ilan pa nga nakapagtapos na. Sa ganitong paraan po, naiiwasan ko minsan ang mapagalitan ng guro. Nakaw! Mukhang huli ka na naman sa klase mo, Lario ah! Eh kung ako sa'yo, eh, bibilisan ko ng maglakad habang wala pa si Mrs. Reyes. Ay nako, mga kabataan nga naman. Kami nung nag-aaral pa, eh napaka-stricta ng mga guro namin. Kaunting mali, palo agad sa kamay. Sambit ni Kuya Roman sa akin.
Ito yung tindero ng mga kung ano-anong pagkain sa may gilid ng kantin. Madadaanan kasi itong kantin kapag sa likod ako naglakad papunta sa silid-aralan namin. Di ko alam kung gaano katagal itong nagtitinda-tinda doon. Pero simula ng pinakaunang araw ko sa high school, eh naroon na ito. Mabait at palabiro sa mga estudyante. Madami ding alam sa mga kung ano-anong bagay na makukuha talaga ang interes mo. Kagaya na lamang ng mga kwento niya tungkol sa aswang at mga engkanto. La! Uli ka na naman sa klase mo, Lario. Masalamat ka't wala pa si Mrs. Reyes. Kundi, etiyak na sermon ka na naman sa kanya. Nagpuwit ka na naman siguro kagabi, no? Sabi ko naman kasi sa'yo eh, hindi mo naman kailangang magpagod dyan sa mga binibigay na assignment sa atin. Eh, konting sente mo lang, makakakopy na tayo kay Clarissa. Mabait naman yun eh. Kesa naman nagpupuyat ka. Sambit ni Paeng, pinakamalapit kong kamag-aral na matatawag ko ding kaibigan. Ang problema nga lang, eh masyado siyang kabaligtaran ko. Kung paano akong labis ang pagsusunog ko ng kilay sa mga aralin namin. Ito naman, gawa ng may kaya ang pamilya, eh dinadaan na lang sa mga suhol ang gawain. Minsan pa nga, eh may tagasulat pa siya ng assignment at binibigyan niya na lang ng baon. Alam mo naman na mahina ang loob ko sa mga ganyan eh. Mayayari ako kila nanay kapag nalaman nilang nangungopia ako sa iba. Tsaka, kaya ko naman paing eh. Minsan nga lang, talagang hirap ako matulog kapag nalampasan na ako ng antok. At saka, hindi ka naman napupuyat eh. Kasi, iba naman ang gumagawa ng mga assignments mo. Ayon naman kay Paeng, ay ginagaya na ng tagasulat niya pati ang paraan ng pagsulat niya para hindi halata. May ilan kasi sa mga kamag-aral namin ang medyo kapos din pagdating sa baon. Kung kaya't ito ang sinasamantala nitong si Paeng. Isa sa pinakaborito nitong parte ng aming pag-aaral ay ang reses at pananghalian. Mahilig kumain si Paeng at kung minsan pa nga ay sobra-sobra pa ang binibili nito para sa aming dalawa. Palagi kasi ako nitong isinasabay sa mga baon niya. Kaya minsan, eh hindi ko na nagagalaw pa yung perang ibinibigay sa akin nila nanay. Lario, ano bang baon mo ngayon? Nagsasawa na kasi ako dito sa manok eh. Palaging ito lang nakikita ko sa baonan ko. Patingin nga ng baon mo. Wika nito sa akin na bago pa man magpaalam, eh nabuksan na ang baonan ko. Pareho kami ng naramdaman. Dahil sa masyadong abala ang nanay sa mga gawain, kung hindi tusino at longganisa ang baon ko na sinamahan lang ng sausawan at pritong itlog. Kaya nga nung minsan eh, hindi na ako kumakain pa sa eskwelahan dahil sa mga binibili pa lamang ni Paeng, eh sapat na ako. Eh ano pa nga ba? Nagtanong ka pa. Amoy pa lang eh. Alam ko ng longganisa na naman ang ulam ko. Kung gusto mo eh, palitan na lang tayo nang makatikim naman ako ng pritong manok. Ano, kakainin mo ba yung baon mo? Ito ang palagi naming usapan sa tanghali. Wala kasing ibang gustong makipagkaibigan kay Paeng dahil sa kasibaan nito at katabaan. Pero ang hindi nila nakikita ay mabuting tao ito. Masasabi kong masyado lang siyang madunong at ayaw niyang napapagod sa mga bagay na pwede niya namang ipagawa sa iba. Kapag hapon naman, dadaan ako dito sa tindahan ni Kuya Roman. Paborito ko kasi yung tinitinda niya ditong itlog pugo. Tatambay lang ako ng ilang saglit bago umuwi sa bahay. Isang hapon, nang mag-uwian ay muli kong naisipan na puntahan si Kuya Roman. Nakakalungkot lang dahil nang daanan ko siya doon, naubos na yung benta niyang itlog pugo. Kaya bumili na lamang ako ng calamansi juice. Kuya Roman, ang bilis naman pong maubos ng itlog pugo. Dapat pala eh, nagbili na ako kanina na ipagtabi niyo ako. Wala pa naman akong alam na ibang nagtitinda niyan. Pwede po bang yan na lang nakalaman si Juice? Tsaka itong mangga po at bagoong. Kapag walang itlog pugo, ay ito ang hilig kong pagtripan.
Hilaw na mangga at sawsawang bagoong na tiyak napupunit sa mukha ko sa sobrang asim. Mainam na din na magprutas ka muna, Laryo. Huwag puro itlog ng pugo at baka naman masobrahan ka. Saka, alam mo ba, yung kalamansi maraming benepisyo sa katawan. Bukod sa mainam yan sa ubo at sipon, eh alam mo bang, noong araw eh, napakalaking tulong yan sa mga pakikipagpista ko para maiwasan ang mga mandalason at pagkaing hain ng aswang. Sambit nitong tindero sa akin. Imbes na plano ko namang umuwi kaagad, eh tila nainganyo ako sa kwento nito. Talaga po, Kuya Roman? Eh paano po bang nakakatulong itong kalamansi? Ano po bang gagawin ko para malaman ko kung may lason o pagkain ng aswang ang kakainin ko? Saka, sakaling may makita akong aswang, matatakot ba sila sa kalamansi ko? Nakaabang ako sa mga isasagot ni Kuya Roman. Hindi ko naman kasi alam kung totoo ang mga kwento niya o mga kwentong barbero lamang para maging libangan. Eh, natutuwa talaga ako sa paraan ng pagkakwento niya. Minsan kasi may aksyon pa. Alam mo, Laryo, di naman kita kukumbinsihin. Maniwalang totoo ang aswang. Mabuti nga kung hindi ka na lang din makakita o makainkwentro ng ganitong nilalang para hindi mo maranasan yung takot na naranasan ko. Pero sakaling gusto mong subukan, kapag pakiramdam mo eh, duda ka sa isang pagkain o kaya eh, hindi mo kilala ang pinaggalingan ng pagkain, eh subukan mo na lamang na patakan ng 3 o 4 na patak ng kalamansi. Malalaman mo kung pangtao ba ang pagkain o hindi. Eh sa karanasan ko kasi, 2 beses na akong nakapunta sa pistaan na aswang ang naghahanda. Hindi naman sila mababagsik. Pero kapag nakain mo, eh malamang na kabilang na ako sa mga aswang. Para naman sagutin ang tanong mo kung matatakot ang aswang sa kalamansi mismo, eh hindi sila takot. Maliban na lang kung paliguan mo sila ng kalamansi. Eh ibang usapan na yon. Buntot pagi ang epektibong panakot sa kanila at saka yung kamangyan. Sambit pa nitong si Kuya Roman. Sa dami ng kwento niya, namalayan ko na lamang na nasa paliko na ako papunta ng bahay namin. O paano, Laryo? Eh bukas na lang ulit. Eh baka lumampas ka sa uuwian mo. Pagdating naman sa bahay, eh nadatnan ko sila nanay na abala sa kusina. Napaisip pa nga ako kung bakit ganoon na lamang silang kaabala sa pagluluto ng hapunan. Saka ko naalala na 4 na pong araw mula nang pumanaw ang lola ko. At base sa kulturang Pilipino na hindi ko alam kung saan nagsimula, ayon sa matatanda ay kailangang magpadasal ng pasyon ang naiwang pamilya para sa ikatatahimik ng kaluluwa ng Yubao at magtuloy ito sa langit. Sa 40 dias kasi, ayon sa ilan, ay nasa purgatorio pa ang kaluluwa ng Yubao at tila naghihintay pa ng hatol kung kaya't ang pagkakaroon ng padasal ng pasyon ay makakatulong upang mapagaan ang mga pagkakasala nito noong nabubuhay pa. Di ko lang po sigurado kung tama yung pagkakatanda ko. O anak, narayan ka na pala. Ay magbihis ka na at magmerienda. Ayoko nang kakalat-kalat pa kayo. Ay mamaya mag-uumpisa na ang pasyon. Kumain na kayo at manatili na lamang kayo sa kwarto o sa labas. Hindi ko alam kung kasama pa ito sa pamahiin o talagang ayaw lang ng nanay na magulo ang bahay sa mga ganitong okasyon. Siyempre, ayos lang naman ito sa akin. Pabor dahil makakapaggala pa ako sa labas at makakapunta sa mga pinsan ko. Minsan para maggitara at kantahan. Minsan naman eh, wala lang. Maglalakad-lakad lang ng pabalik-balik sa barangay namin nang walang talagang pupuntahan. Aakalain mong para kami mga tanod na Romoronda. Hoy, insan, baka naman pwedeng makitambay muna dito sa inyo. Eh, may pabasa sa amin. Alam mo naman, hindi rin ako makatulog sa ganung ingay. Wika ko sa aking pinsan na si Romel ng hapong yun.
Hindi ko kasi alam at hindi ko maipaliwanag. Pero kapag nakakarinig ako ng pabasa, parang kinikilabutan ako o parang natatakot. Medyo kakaiba nga. Kasi dapat makaramdam ako ng kapayapaan dahil sa usapang banal yun. Pero ewan ko ba? At sa tuwing makakarinig ako nito, nagtatayuan ng balahibo ko at parang sobrang natataranta ang utak ko. Oh, dapat nagdala ka na din ng makakain, insan. Di sana, masaya tayo nagkukwentuhan dito habang kumakain. Alam mo namang, ayokong pumunta sa inyo kapag may ganitong okasyon kasi natitiyak ko. Babalaguongin na naman ako ni Tia Linda. Totoo naman itong sinasabi ng pinsan ko. Dahil nga siya ang pumapasada ng tricycle namin, mas madalas na siya ang nauutusan kaysa sa aming mga anak. Kaya madalas nagtutungo lang ito sa bahay kapag mag-iintrega ng kita. Nang partikular na gabing ito, ay nakaranas naman kami ng masasabi kong kakaibang bagay. Naisipan kasi naming dalhin yung tricycle namin at kasama si Kuya Romel at isa ko pang pinsan na tawagin nating Nonoy. Nagpasya kaming puntahan itong isang bahay sa aming lugar na matagal nang sabi-sabing may mga multo daw at malalaking paniki ang lumalabas kapag malapit na ang takip silim. Dahil nga sa gusto ko din talagang puntahan ito ng gabi, kaya napapayag ako ni Kuya Romel. Ilang beses ko na din po itong napuntahan, pero sa umaga lang, kapag pauwi galing sa eskwela. Alam mo, Lario, imbis na nagmumukmuk tayo dito sa bahay, bakit hindi na lang tayo gumala saglit? Tal, tiyak na bukas pa yun ang madaling araw maratapos yung pabasa sa inyo. Diba, wala ka namang pasok bukas. Puntahan natin yung abandonadong bahay doon sa dulo ng barangay natin. Kapag sumigaw ka daw doon, may mga maglalabasang malalaking paniki. Ano? Tara! Panghihikayat nito sa akin. Ano? Huwag mong sabihin naduduwag ka, Lario. Diba, mahilig ka sa mga nakakatakot na kwento. Ito, aktual mong mararanasang matakot. Nako, pag ikaw hindi pumayag ha, ipagkakalat kong duwag ka bukas sa mga kaibigan mo. Sakto, may laro ng basketball bukas. Pagwiwika naman ni Kuya Nonoy na parang walang balak na palampasin ang pagkakataong makagala kami. Kapag kasi kasama nila ako, ay tiyak na hindi sila mapapagalitan nila nanay sakaling malaman na inilabas nila yung tricycle. Ako naman itong ayaw magpatalo at ayaw na ayaw kong matatawag na duwag. Sige lang. Ano? Ako? Duwag? Alam mo naman kuya na wala sa lahi natin yung salitang duwag, di ba? Baka nga yung mga multo-multo pa matakot sa atin. Ang gusto kong makita, aswang, hindi lang multo. Pagyayabang ko naman sa mga pinsan ko, para naman mapakita ko sa kanila na wala lang sa akin itong sinasabi nilang abandonadong bahay. Nang magkasundo nga, ay agad na inilabas ni Kuya Romel itong tricycle. Nasa loob ako at nasa likod naman niya si Kuya Nonoy. Nagdala pa ito ng flashlight para daw mailawan namin yung bakuran. Gawa nga ng nakakandado yung tarangkahan nito at may malaking karatula na bawal pumasok. Ayon sa mga kwento-kwento, madalas daw nakakitaan ito ng mga kung ano-ano sa loob, kagaya ng ilaw na gumagalaw sa ikalawang palapag at mga usok na tila daw may nagluluto sa loob kapag madaling araw. Mga bagay na hindi ako naniniwala dahil sa masyadong imposible naman yung lumulutang na ilaw. Baka aswang, kung sabihin nilang may aswang doon, maniniwala pa ako, lalo na kapag may biktima na. Kaso, panay kwento-kwento lamang. Uy, siguraduhin nyo lang na hindi kayo maiihi sa takot ha. Maya-maya, pumanghi pa itong sasakyan eh. Ako pang mayari kay Tia Linda. Sambit ni Kuya Romel. Si Lario ang sabihan mo. Baka mamaya hindi lang yan maihi. Mataipas na nervyos. Di ba Lario? Uy, umimik ka naman dyan. Wika naman ni Kuya Nonoy. Ako talaga ang hilig nilang alaskahin at pagtawanan. Gawa nga ng
Ako ang pinakabata sa aming tatlo. Maya-maya naman ay natatanaw ko na itong kurbada kung saan sa kanto nito ay naroon yung abandonadong bahay. Ipinarada ni Kuya Romel itong tricycle sa gilid ng tarangkahan at marahan naming sinipat ang paligid kung may tanod ba o bantay, baka sitahin kami. Ngunit nang makita nilang walang katao-tao, saka naming pinuntahan itong tarangkahan at mula sa labas ay pinag-iilawan namin yung bakuran papunta sa pinto sa mga gilid nito hanggang sa maitutok namin yung flashlight namin sa ikalawang palapag. Nakakabagot naman. Wala namang nagpapakitang multo. Teka, subukan mo ang sumigaw, Noy. Tingnan natin kung may sasagot ba. Sabi nila eh, wag daw sisigaw at magagambala yung mga nasa loob. Udyok ni Kuya Romel sa pinsan naming si Kuya Nonoy. Hindi pa man tapos magsalita si Kuya Romel, bigla na itong sumigaw si Kuya Nonoy at nagtatao po sa bahay. Nang makailang pagsigaw na ito at wala namang nangyayari, ay sumuko din sa kanyang ginagawa. Ano ba naman yan, Kuya Romel? Kanino mo pa narinig yung pagsigaw-sigaw na yan eh? Kahit yata lamok eh, wala sa loob niyan. Napakaluma na at parang isang bagyo na lang eh. Magigiba na yung bahay eh. Hindi nakatiis si Kuya Nonoy at sinubukang akyatin yung bakod. Sinubukan sana itong sawayin ni Kuya Romel. Ang kaso, huli na ang lahat. Nagawa na nitong tumalon papasok sa bahay. Akala ko naman eh, nakakandado to. Bukas naman pala tong gate nila. Tara, pasok na tayo. Tingnan natin kung anong nasa loob nito. Ayaw nyo nun? Tayo yata ang pinakaunang makakapasok sa abandonadong bahay na ito. Tara na! Gigil na pag-aaya ni Kuya Nonoy sa amin. Tila pa, kung titingnan itong dalawa, ay wala talagang pakialam kung may multo sa loob o marahil hindi talaga sila naniniwala sa mga ganitong nilalang. Pinasok namin yung bahay. Sobrang tahimik at luma na. Sa pagbukas pa lamang ng pinto, labis ka ng kakabahan. Nakakabilib lang na pagpasok namin ay nasa ayos pa ang mga kagamitan at mga muebles. Nakabalot na mga puting tela ang mga ito na puno na ng agyo. Kuya Romel, hindi ba tayo mapapagalitan nito? Maya-maya makita tayo ng mga rumorondang tanod. Baka malagot pa tayo kina tatay. Hindi naman sa takot ako sa lugar, pero natatakot ako sa paninirmon sa amin Hindi yan. Saglit lang naman tayo. Tingnan lang natin sa taas, tapos labas na din tayo. Huwag ka masyadong mag-alala. Marahan naming inakyat ang ikalawang palapag kung saan naman ay biglang nag-iba ang amoy ng paligid at biglang parang uminit ang pakiramdam ko. Naamoy mo ba yon? Ang sarap pa. Parang amoy tusino eh. Saan kaya yun? Huwag mo sabihin na nagluluto din ang mga multo. Biro pa ni Kuya Nonoy. Pero yung parte na nakakaamoy siya ng masarap, naamoy din namin at hindi ito tusino. Alam na alam ko ang amoy at sigurado akong lungganisa ito. Pero parang mas masarap kumpara sa pinapabaon sa akin ng nanay ko. Sira, anong multo? Baka kamo may mga bakwit na dito na nakatira. Isa tagal nitong abandonado. Hindi na nakakapagtaka na may tumira dito mga palaboy. Ang mabuti pa siguro, lumabas na tayo. Baka baliw pa ang narito at habulin pa tayo. Sambit ni Kuya Romel. Natuwa naman ako nang sabihin niya ito at sa wakas, makakaalis na ako sa posibilidad na masermonan kaming tatlo ng kapitan at mga magulang namin. Ngunit nang nasa pababa na kami sa hagdan, ay nakarinig kami ng nag-uusap na tila nasa papuntang likod bahay. Imbis na lalabas na kami, sa pagkamausisa nitong si Kuya Nonoy, ay tinungo pa nito yung kusina kung saan may daan papunta sa likod. Sumenya sa akin si Kuya Romel na huwag maingay at magbantay sa likod namin.
habang nilalapitan itong pinto sa kusina. Nang biglang may magsalita mula sa bintana na nakabukas at nakatapat sa kusina. Sino kayo? Sino nagbigay na paintulot sa inyo para pumasok dito? Sambit ng isang matanda at garalgal na boses. Hindi namin makita ang mukha nito, pero alam kong hindi normal ang anyo nito. Magulo ang buhok at nag-aangil pa. Kasabay nito ng pagsigaw ng nasa likod bahay. Laryo! Noy! Takbo na! Sigaw sa amin ni Kuya Romel. Mabilis kami nagsipulasan papalabas ng bahay. Kita ko sa mga salamin ng bintana na sumusunod itong matanda. At kung mabagal kami, tiyak na maaabutan kami nito. Huwag ka nang lumingon pa, Laryo! Tumakbo ka na papunta sa tricycle! Sigaw pa ni Kuya Nonoy. Nakaramdam na ako dito ng pagkataranta. Hindi kasi malinaw kung baliw ba o mamamatay tao yung nandoon. O di kaya, aswang na nga. Basta ginawa ko ang sabi nila, tumakbo ako ng tumakbo. Pero hindi ko maiwasan ng paglingon. Parang kusang gumagalaw yung leeg ko para lingunin kung anuman itong humahabol sa amin. Kalakbay, unang beses ko pong makakita ng isang nilalang na wangis ng tao na mula sa itaas ng bubong ng bahay, bigla na lamang parang lumundag papunta sa tapat ng bakuran at sinugod kami. Ang mas nakakatakot pa nang ibuka nito yung pakpak niya. Sigaw ng sigaw si Kuya Romel na sumakay kami sa tricycle. Habang siya naman, hirap na hirap paandarin ito. Nasa labas na ng bakuran itong dalawang aswang at nakasunod na papalapit sa sinasakyan namin nang biglang mapaandar ni Kuya Romel yung motor. Mukhang yatang totoo ngang may aswang. Kuya Romel, bilisan mo! Lalapain tayo ng mga yan, oras na maabutan tayo! Sigaw ni Kuya Nonoy na noon naman nakatingin sa likod. Nakasunod kasi yung dalawang aswang at halos maabutan na kami. Unang mahahablot si Kuya Nonoy, kaya ganoon na lamang ang pagsigaw niyang bilisan ng pagpapatakbo. Ilang minutong pagtakas pa namin bago ito biglang bumulusok papaitaas at biglang nawala. Mabuti na lamang at nagawa naming marating yung maliwanag na parte ng barangay namin. Kaya marahil, hindi na nagtuloy pa itong aswang. Kita ko pang nanginginig din si Kuya Romel habang nagmamaneho. Maging ako hindi ko mapigilan yung panginginig ng mga pangako sa sobrang takot. Walang magkakwento nito kahit kanino ha. Tiyak na lagot tayo oras na malaman nilang pinasok natin yung bahay. Naiintindihan mo ba, Laryo? Pagtatanong sa akin ni Kuya Romel, naiintindihan ko naman ang ibig sabihin ng pinsan ko. Isa pa kapag ipinagkalat namin, baka makilala pa kami ng mga aswang at puntahan pa kami sa mga bahay namin. Minabuti na lang po namin na ilihim ito. Total, wala namang maniniwala sa amin na hinabol kami ng aswang. Mag-aalas 11 na yata kaming umuwi sa amin. Marahang pinandar ni Kuya Romel yung tricycle nang padaan na sa bahay namin para hindi marinig nila nanay. Agad naman akong bumaba na doon at naririnig kong tila naroon pa din yung mga nagbabasa ng pasyon. Oh, anak, mabuti at umuwi ka na. Kasama mo ba si Kuya Romel mo? Hinahanap ng tiya mo dito. Wika sa akin ni nanay. Opo, nay. Naglakad-lakad lang po kami dyan sa labas. Nay, matutulog na po ako ha. Napagod po kasi ako . Pagpapaalam ko. Mabuti na lamang at hindi mainit ang ulo ni nanay nang makauwi ako. Sa pagod ko, hindi ko na alintana yung ingay ng pasyon. Nakatulog na lamang ako, malamang dahil sa pagod. Nang magising ako, narinig ko na itong sila nanay at tatay na nag-uusap sa kusina habang abala sa paglilinis ng mga kubyertos. Nay, ano po bang almusal? Gutom na po ako. Hindi pala ako nakakain kagabi.
Ito ang sinabi ko, pero ayaw ko naman talagang kumain kagabi. Gawa ng puro salabat at sopas lang naman ang pagkain. May pansit din naman pero hindi kasi talaga ako masyadong mahilig dito. Ah, pinainit lang namin yung sopas kagabi. Kung gusto mo, ipagpiprito na lamang kita ng itlog. E naubos na din kasi yung longganisa natin eh. Ewan ko ba? At hindi pa dumadaan si Aling Marcia. E para sana makabili tayo. Wika ni Inay. Si Aling Marcia ang kilalang tagapaglako ng longganisa sa aming lugar. Simula pa bata ako, e nakikita ko na itong naglilibot ng mga paninda mula sa mga daing at tuyo hanggang sa mga longganisa, tusino at imbutido. Nilaga na lang po, Nay. Itlog pa lang po kinain ko sa eskwela kahapon eh. Nga po pala, lalabas ako mamaya. May laro kasi kami ng basketball nila Kuya Nonoy eh. Pagpapaalam ko, kada Sabado kasi ang laro namin sa court na magpipinsan, kasama ang ilan sa mga kaibigan namin. Sabi nga ng teacher ko, mainam sa katawan ang may ehersisyo. Uy, Lario! Nariyan ka na pala! Musta? Nakatulog ka ba kagabi? Bati sa akin ni Kuya Nonoy. Wala pa yung iba naming kalaro at siya pa lamang ang naroon at nakatunga nga. Hindi ko nga namalayang nakatulog na ako sa sobrang pagod. Namalayang ko na lang umaga na. Ikaw ba kuya? Balik na tanong ko dito. Hindi nga eh. Parang may kumakalmot-kalmot sa bintana ng kwarto ko. Kaya magdamag ako gising. Iniisip ko, baka nasundan tayo nung mga aswang doon sa abandonadong bahay. Ano sa tingin mo? Tanong nito nakita sa mukha ang pag-aalala. Nang biglang magsalita si Kuya Romel, nalabis naming ikinagulat. Ano ka ba Kuya Romel? Yatakin ako sa puso sa ginagawa mo eh. Ba't ka ba nanggugulat? Tanong ni Kuya Nonoy. Hindi ako nanggugulat. Kanina ko pa kayo tinatawag eh. Pareho pala tayong hindi nakatulog. Lumipat pa nga ako sa sala namin eh. Paano? Parang may naglalakad sa likod ng bahay. At saka, may sumisitsit pa. Kaya hindi ko na nagawa pang matulog sa kwarto. Tinanong pa nga ako nila tatay kung bakit daw ako nasa labas ng kwarto ko. Ang sabi ko na lang, mainit. Nagtaka ako sa mga usapan nila. Hindi ko tuloy alam kung binibiro na naman nila ako. Wala kasi ako naranasan ganoon. O baka naman sa sarap at lalim ng tulog ko, hindi ko na lang namalayan. Hoy, Lario, magsalita ka naman. Ikaw ba? Ganun ba ang naranasan mo? Palagi ka na lang tulala dyan. Wika ni Kuya Romel, sabay tapik sa balikat ko. Hindi ako sigurado, Kuya Romel eh. Ang lalim kasi ng tulog ko kagabi. Gawa ng pagod sa kakatakbo natin. Nagising ako umaga na eh. Hindi ko alam kung may bumisita din sa akin. Pero kung dinalaw kayong dalawa, malamang na ako din. Sagot ko naman sa dalawa. Nako! Paano na yan? Anong gagawin natin? Kala ko pa naman hindi tayo nakilala. Paano kaya tayo nasundan ng mga yun? Wika ni Kuya Nonoy na nagawa ko namang masagot. Natatandaan ko kasi ang lahat ng kwento ni Kuya Roman tungkol sa mga aswang. Ang sabi sa akin ni Kuya Roman, yung tindera sa eskwelahan, malakas daw talaga ang pang-amoy ng mga aswang. Kaya malamang nasundan tayo dahil sa mga amoy natin. Ako, di ko alam kung anong gagawin. Wala namang albularyo dito. Isa pa, malalaman nila nanay na pinasok natin yung bahay pag sinabi ko sa kanila na inaaswang tayo. Ngayon ko lang po naisip kalakbay na nakakatawa pala ako noon. Mas inaalala ko pa yung galit ng nanay ko kaysa sa aswang. Pero ganun na nga po ang nangyari. Hirap kaming ipaalam agad sa mga magulang namin ang mga kaganapan. Hanggang itong si Kuya Nonoy, hindi na yata nakatiis pa. Lalo na at ginagabi-gabi na siyang binibisita ng aswang. Nariyang sumilip umano ito sa bintana. Kaya nga hinarangan niya ng tabla sa mismong loob ng kwarto niya itong bintana. Isang umaga ng Biyernes, matapos kong manggaling sa eskwelahan namin. Insan,
Hindi na kaya. Ayaw ko mang sabihin kila nanay. Ang kaso, pati sila nakita no yung aswang numaaligid sa bahay. Napagkamalan pa kang buntis yung kapatid ko eh. Wala na akong magawa kundi aminin kasi naguhurumentado na si tatay. Akala niya eh, nadisgrasya na si ate. Sambit nito, tila siya ang nadisgrasya gawa ng galit na galit sa kanya sila tiyo. Sa dami daw ng dadalhin sa bahay nila, eh bakit aswang pa daw? Nang malaman nila nanay na pati ako ay inaaswang din, ay labis ang pag-aalala nila. Gusto pa nga nilang ipadala muna ako sa Maynila at doon muna magtago. Ang kaso, alam ko namang kahit saan ako pumunta, eh masusundan ako nung aswang. Isa pa, mas delikado kung lalayo ako. Nabigyan naman kami ng mga pangontra nitong albularyong pinatawag nila nanay at tatay. Bilin pa nito na huwag munang masyadong gagala sa gabi, lalo kapag Miyerkules at Biyernes. Sa anong kadahilanan? Hindi ko na po alam, pero sino ba naman ang matutuwa pang gumala sa labas habang alam mong may aswang na naghahanap sa'yo? Kuya Romel! Laryo! Ano bang balita sa inyo? Pinuntahan daw nila Kap yung abandonadong bahay. Pero wala naman daw silang nakita. Wala daw nakatira doon. Lagyan na daw nila yung nakadena dati pa. Para walang magtangkang pumasok. Problema. Wala naman silang nakitang aswang doon eh. Kaya baka daw lumipat na. Ang kinababahala ko lang, paano tayo? Wala na tayong buhay pag gabi. Sa bahay na lang lagi. Hindi na nga ako makapunta pa doon sa nililigawan ko dahil dyan sa aswang na yan. Reklamo ni Kuya Nonoy. Kalakbay, naging matindi po ang epekto ng insidenteng yun sa pang-araw-araw naming buhay. Kahit na kasi nabigyan kami ng pangontra laban sa aswang, naroon pa din paminsan-minsan pagbisita nito. Hindi man ganung kalapit, naririnig pa din na naroon sila. May isang tagpo pa nga na labis na ikinatindig ng balahibo ko nang dumaan itong aswang sa gilid ng kwarto ko. Tapos biglang tinawag yung pangalan ko. Hindi ko maipaliwanag kung gaanong nakakatakot yun na parang lumobo yung ulo ko sa sindak. Isang umaga naman, habang naghahanda ako sa pagpasok sa eskwela, nakarinig kami ng katok sa pinto. Dahil sa abala ko sa paghahanda, ay si nanay na ang nagtungo sa pinto upang tingnan kung sino ito. Bahagya ko lang namang narinig, pero hindi ako nagkakamali. Nag-aalok ito ng mga paninda. Bilhin mo na tong longganisa. Mura lang yan at pinapaubos ko na lamang. Sariwa pa at bagong kawa. Mainam yung tambaon ng anak mo, Ineng. Sambit ng isang garalgal na boses. Nako, marami po kaming bangulam, Lolo. Saka, may pinagkukunan po ako ng longganisa. Ang mabuti pa po, bigyan nyo na lamang ako ng isang balot. Sa iba nyo na lang po ilako yung tira. At saka hindi din naman niya mauubos dito. Ito ang mga narinig ko mula sa nanay ko. Hindi ko makita yung mukha ng matandang tendero dahil sa nakaharang si nanay. Pero sigurado akong pamilyar sa akin yung boses at parang narinig ko na talaga. Maya-maya naman ay tila nagkasundo na sila sa pagbili ng nanay sa isang supot ng longganisa. Agad niya naman itong nilagay sa frigider at hindi naman pinansin dahil sa totoong marami talagang nailutong ulam si nanay. Sa wakas nga napabaunan ako ng adobong baboy at pritong pork chop. Hoy, Laryo! Ano nga palang balita doon sa aswang na kinikwento mo? Pinupuntahan ka ba nila? Alam mo, kung ako sa'yo, pabilhin mo na ng baril yung tatay mo para kapag bumulik, tagtalin mo ng bala sa mukha para di na makatakas pa. Yun ang sabi sa akin nila tatay. Payo ni Paing sa akin. Kung iisipin, ay may punto naman talaga itong kamag-aral ko. Kung may baril lang ang tatay, imposible namang kahit isang bala, hindi tumama dito sa aswang, di ba? Pero ewan.
Hindi naisip nila tatay ang gawin yun. Sa halip, kung sino-sinong albularyo ang nilalapitan. Kung ano-anong pinapahid sa amin at mga pinapasuot na mga pangontra daw. Pero hindi ako sigurado kung totoo ngang albularyo nga talaga ang nakukuha nila tatay. Para kasing hindi sigurado sa mga ginagawa. Isa pa, kahit gamitin namin yung mga pangontra, naroon pa din yung aswang. Nang isang araw, ay maisipan kong si Kuya Roman na lamang ang tanungin sa kung anong pinakamainam kong gawin para lubayan ako ng aswang. Kuya Roman! Kailangan ko po kasi ng tulong niyo. Naalala niyo ba yung nasabi ko sa inyong aswang na pabalik-balik sa amin? Nakakaapat na albularyo na sila tatay. Hindi pa din umuubra. Tila hindi naman yata natatakot itong mga aswang sa mga pangontrang ibinibigay sa akin . Ano po bang dapat kong gawin para lubayan na ako nito? Kahit man lang sana sa pagtulog ko makatulog ako ng mahimbing. Nang hindi inaalala na baka may sumilip sa bintana, may pumasok sa pinto, o may tumuklap ng bubong namin para kunin ako. Mahabang litanya ko sa kaibigan kong tindero. Aba, akala ko ayos na yan nung sinabi mong tiningnan ka ng albularyo. Alam mo, Laryo, nagawa niyo na bang magsabit ng itak o karit man lang sa labas ng pintuan niyo? Sabi kasi ng lolo ko, mabisa itong pantaboy ng aswang. At saka, araw-arawin nyo sa tuwing mag-aalas 6 ng hapon ang pagsusunog ng kamanyan at pagpapaikot nito sa kabahayan nyo. Maglagay ka din ng asin at luya sa gilid ng bintana mo. Gawin mo ang mga ito at makikita mong titigil sa pagpaparamdam itong mga aswang. Pero palagi mong tatandaan na hindi lamang ito ang paraan ng mga aswang para mabiktima ka. Kasi maaari nila itong idaan sa mga pagkain kung kaya't ingat ka sa mga nagbibigay sa'yo ng pagkain at nagbibenta ng bigla-bigla na lamang. Turo sa akin ni Kuya Roman. Para hindi ko makalimutan, inilista ko itong lahat. Maraming salamat po, Kuya Roman. Gagawin ko po itong lahat. Sana lang lubayan na ako ng aswang. Hirap na ako sa pagtulog Para na akong matutuyuan ng utak. Reklamo ko pa. Kalaunan ay nagpaalam na din ako na uuwi na. Habang nasa daang papauwi, pagliko ko sa iskinitang papasok sa aming barangay, ay nakaramdam ako ng taong tila nakasunod sa akin. Ako naman na medyo sensitibo dahil sa mga kaganapan, bigla na lamang akong napalingon sa likod. At doon nga halos hindi ko na naramdaman yung mga tuhod ko sa takot at panginginig. Nakita ko kasing may matandang nakangisi ang mabilis na lumalapit sa akin. Hindi po ako makagalaw kalakbay at tila napako ako sa kinatatayuan ko. Hoy! Tanda! Anong balak mong gawin sa pinsan namin? Malakas na sigaw ni Kuya Nonoy. Kasama nito si Kuya Roman at ilan pang mga kalalakihan. Nagulat naman yung matanda at biglang kumaripas ng takbong papalayo. Naakalain mo pa na hindi matanda dahil sa bilis ng pagtakbo nito. Mukhang ayaw talaga tayong lubayan ng mga aswang na yun . Alain mo na sundan ka pa sa eskwelahan. Kung hindi pa kami dumating, baka kung ano nang ginawa sa'yo ng matandang yun. Sambit ni Kuya Romel, ni isa sa amin ay walang nakakakilala sa matanda. Hindi ito taguroon sa barangay namin. Maging ito mga kaibigan namin, hindi pamilyar sa mukha. Ibig sabihin lang, mga dayo yung aswang na nakita namin sa abandonadong bahay. Sinamahan na lamang ako nila Kuya Romel pauwi sa bahay. Ano nangyari at magkakasama uli kayo? May kalokohan na naman ba kayong ginawa? Bungad sa amin ni nanay. Tila kasi simula ng insidente sa aswang. Sa tuwing makikita kami ni nanay na magkakasamang magpipinsan, iniisip nitong may mga kalokohan kaming ginagawa. Tiya, nasalubong kasi namin tong si Laryo muntik nang dumugin ng matandang aswang sa may iskinita. Kung nahuli pa kami ng dating, baka nga po natangay na yan.
pagpapaliwanag ni Kuya Nonoy. Napahisus Mar Joseph na lamang si nanay sa mga narinig. Ang mabuti pa siguro, eh dito na kayo magmerienda at saktong nakapagluto na ako. Eh subukan natin tong lungganisang benta ng matandang lalaki nung isang araw. Sabik naman kami nagsiupo sa labesa para kumain. May natira pang adobong baboy at yung longganisa na nasa isang kilo yata. Uy, amoy pa lang yung longganisa, ang sarap na. Akin na nga yan, nang matikman na natin. Wika ni Kuya Romel na noon eh sabik na sabik sa ulam na nakikita niyang bitbit ni nanay. Teka, parang pamilyar yung amoy ng longganisa. Parang naamoy ko na kung saan eh. Sabat naman ni Kuya Nonoy. Maging ako ay ganoon din ang iniisip ko. Parang pamilyar nga yung amoy ng longganisa. Kakaiba kasi ito kumpara sa mga nakasanayan naming amoy ng longganisa sa amin. Maya-maya ay naghanap ng suka at bawang si Kuya Romel. Pero dahil nga sa wala namang suka at naubusan kami, tamad din naman si Kuya Romel na bumili sa tindahan. Eh pumitas na lamang ito ng kalabansi sa bakuran namin. Naghanap ng toyo at ipinigadoon itong sandamakmak na kalamansi. Aba, bilib na talaga ako sa iyo, Romel. Pagdating sa pagkain eh, maparaan ka talaga. Naku! Marahang kumuha ng dalawang piraso ng longganisa itong pinsan ko at isinawsaw sa kanyang toyo mansi. Akma na sana itong isusubo ni Kuya Romel nang bigla itong tabigin ni Kuya Nonoy. Kuya Romel, ano yung kakainin mo? Nakakadiri oh! Bulalas ni Kuya Nonoy. Tiningnan namin kung ano yung tinabig ni Kuya Nonoy. Pasintabi na lang po sa mga nakikinig, pero maitim ito na maputlang laman na may mga uod ang nakita namin. Sabay ng pag-alingasaw ng napakabaho at malansang amoy sa buong kabahayan namin. Sa sobrang nakakasulwasok, eh napatakbo kaming palabas ng bahay habang pigil ang paghinga. Nay! Ano po bang itsura ng matandang binilhan nyo ng longganisa? May malaking lunal po ba sa may baba at ilong? Tanong ko kay nanay. Dahil sa ito, yung itsura ng matandang humabol sa akin. Umuo naman si nanay dahilan para makumpirma naming aswang nga ang nakaharap ni nanay at nagbenta sa kanya ng longganisa. Sila Kuya Romel na ang pumasok ng bahay para kunin yung mga longganisa at sunugin sa labas. Nasabi ko pa sa sarili ko na bakit hindi ko naisip na gawin yun. Naging sobrang kampante ako dahil sa nasa loob ng bahay. Hindi ko naisip na nasabihan nga pala ako ni Kuya Roman. Maaaring gamiting panlinlang ng aswang ang mga pagkain para malapitan ako. Kung hindi dahil kay Kuya Romel, ay baka lahat kami ay nakakain na ng bulok na karne ng aswang. Nang dumating naman si tatay, ay may kasama itong isang matanda na kakaiba ang dating. Bagamat may edad na, at puti na ang lahat ng buhok, ay matikas pa din itong maglakad. Tawagin na lang natin itong si Tata Gabriel, isang antingero na mula pa sa Kapis. Oh, mahal! Si Tata Gabriel nga pala, eh nirekomenda sa akin ng kumpare ko. Nawalan na ako ng tiwala sa mga nakukuha nating albularyo dito eh. Parang lahat eh, peke. Kaya nagpatulong na ako sa kaibigan ko para maghanap ng isang totoong makakatulong sa atin sa pagsupil sa mga aswang. Sambit ni tatay. Eh nagulat nga ako at sinadya pa ako sa aming baryo nitong kaibigan ng asawa mo. Lang malaman nilang nandito ako ngayon sa Cebu. Eh huwag kayong mag-arala at gagawin ko ang lahat para matulungan kayo sa problema nyo. Kung hindi naman natin ito mapapatay, eh sisiguraduhin kong may tataboy natin ito at hindi na babalik pa.
sambit ng matanda. Iminungkahin ito na pansamantala ay doon na muna matulog sa amin sila Kuya Romel at Kuya Nonoy upang nasa isang lugar lamang ang gagawin ni Tata Gabriel na ritual. Agad namang pumayag itong mga pinsan ko. Maging sila kasi ay gusto na ding matapos itong kalbaryo namin. Tata Gabriel, gaano po ba katagal itong gagawin nating ritual? Eh maaari po kayang patayin na lang natin yung aswang para hindi na nila kami balikan. Baka po kasi pag tinaboy nyo lang, eh bumalik lang din kapag umalis na kayo. Wika naman ni Kuya Nonoy. May punto ang pinsan ko. Paano kapag umalis na si Tata Gabriel at balikan kami ng mga aswang? Ngunit tiniyak sa amin ng matanda na sa gagawin niya ay hindi na mangangahas pang bumalik itong mga aswang. Naghanda na ng mga kagamitan niya itong antingero. Ang iniisip kong ritual, guguhit siya ng isang malaking bilog sa sala at pagkatapos ay paiikutan namin. Pero hindi pala ganoon. Nagpaikot-ikot lamang ito sa labas ng bahay habang may binubulong-bulong. Nakikita pa namin itong may mga pagkumpas ng kamay at pag-ihip-ihip ng hangin. Isang oras niya itong ginawa ng pabalik-balik hanggang sa mag-alas 6 na ng dapit hapon. Nakumpleto ko na ang ritual sa labas ng bahay niyo. Ngayon ay pumasok na tayo sa loob at kailangan kong tanggalin ang marka ng aswang sa inyong tatlo. Oras na alisin ko ito ay wala nang magiging dahilan pa ang mga aswang para sundan kayo. Sambit ng matanda. Nagumpisa itong orasyonan kami at hipan sa iba't ibang parte ng katawan namin, pati likod. Ilang ulit na may binibigkas na parang mga Latin na salita at pagkatapos ay nagsindi ng insenso sa loob ng bahay. Tata Gabriel, kailangan pa ba naming maglagay ng mga nakabiting itak sa pinto? Yun kasi ang turo sa akin ni Kuya Roman eh. Pagtatanong ko sa matanda. Ngunit ayon dito ay hindi na daw kailangan pa dahil sakop na ng ginawa niyang ritual ang pagpigil sa mga aswang sa paglapit sa bahay. Bandang alas 9 nang matapos ang mga orasyon niya sa aming tatlo. Labis na nakaramdam kami ng pagod na tila naubos yung lakas namin gayong nakaupo lang naman kami. Ayon kay Tata Gabriel ay epekto yon ng pangtanggal ng marka sa amin. Para daw kasi magawa ito, kailangan buksan ang ikatlong mata. Pagkatapos na mabura ang marka, ay kusa naman daw nasasara yung ikatlong mata namin pagkalipas ng 3 araw. Wala na kayong dapat pang alalahanin laban sa mga aswang. Habang narito ako, ay susubukan ko na ding hanapin ang kuta nila upang matapos na ito. Wala na kayong ibang gagawin kundi ang umiwas sa paglabas ng gabi hanggang sa mawala ang buwan. Ibig sabihin nito ay ilang araw o linggo pa kaming hindi pwedeng lumabas ng gabi. Pero masasabi ko po kalakbay na nang matapos yung ritual sa amin ay totoong nawala nga yung pangangaswang sa amin. Wala nang nagpaparamdam sa labas ng bintana at wala nang lumilipad sa bubungan namin. 2 araw lamang ang lumipas nang balikan kami ni Tata Gabriel upang ibalita na wala na yung aswang sa barangay namin. Nagawa nitong makatakas sa kanya pero malulubha ang mga sugat nito kung kaya't hindi na ito mangangahas pang bumalik sa barangay namin ayon sa matanda. Wala pong pagsidlan ang tuwang naramdaman ko noon. Yun! Sa wakas, makakatulog na ako ng maayos sa gabi. Natutuwang sambit ko. Ngunit pinaalalahanan kami ni Tata Gabriel na sa uulitin daw ay wag na wag kaming gagawa ng mga kalokohang tatawag sa atensyon ng mga aswang. Pinasok kasi umano namin ang teritoryo nito kung kaya't nagambala ito at kumanti. Sa isip ko naman ay may punto ang matanda.
Wala namang kasing napapabalitang aswang doon sa amin bago namin guluhin yung abandonadong bahay. Kaya kung iisipin, ay kami ang may kasalanan. Nabulabog namin ang pananahimik nila at gumaganti lamang sila. Pero kalakbay, simula noon eh hindi na ako sumama pa sa mga pagyaya nila Kuya Romel, lalo na paggala sa gabi. Mahirap nang maulit yun, lalo pa at wala na noon sa Cebu si Tata Gabriel. Sa kasalukuyan po, ay nasa Maynila na din ako. Bagamat may edad na, pero ngayon po ay tinatamasa ko na ang bunga ng pagsisikap ko na makapagtapos at makapagpundar ng lupa at bahay sa Quezon City. Siguro po ay dito ko na lamang tatapusin itong kwento ko. Sana po ay naibigan ng ating mga tagapakinig at sana ay kapulutan po nila ng aral. Dahil ako po sa aking karanasan, labis-labis ang mga bagay na natutunan ko at nagsilbing disiplina ko hanggang sa makapagtapos ng kuleyo. Si Kuya Nonoy ay nanatili pa din po sa Cebu at si Kuya Romel naman po, 5 taon nang namamahinga kasama ang may kapal. Maraming maraming salamat po sa pakikinig at more power po sa ating channel.